Inaasahang tatalakay na sa tinatawag na en-bank session ng Korte Suprema sa Lunes yung proseso ng pagpili sa susunod na punong maestrado. Kaya naman pinaghahandaan na yan ngayon ng Judicial and Bar Council o JBC. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Sa loob ng kanyang tanggapan, inabutan namin si Retired Justice Regino Hermosissima Jr. Nakapulong ang 4 sa 8 iba pang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC. Ilan daw sa mga pinag-usapan ang mga nakabinding aplikasyon at promosyon ng mga opisyal ng hudikatura, pati na ang pwestong naiwan ni dating Chief Justice Renato Corona. Sabi ni Retired Justice Regino Hermosissima Jr., ang head na Executive Committee ng Judicial and Bar Council, nagpatawag na raw ng pulong si Acting Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio sa Lunes. Hindi raw nila alam kung ano ay magiging agenda sa pulong, pero inaasahan daw nila na isa sa pag-uusapan dito ang mangyayaring selection process para sa susunod na Chief Justice. Alinsunod sa batas, may 90 araw si Pangulo Aquino para pumili ng magiging kapalit ni Corona. Sa loob ng panahong ito, ang JBC sisimula ng selection process sa pamamagitan ng publication ng bakanteng pwesto sa mga dyaryo. Bagamat by tradition, taga-Korte Suprema ang mga napipiling puno maestrado, kahit sino naman daw pwede mag-apply. Kailangan lang daw payag ang ninonomina sa pwesto. Ipapublish ang pangalan ng lahat na nominado sa dyaryo para mabigyan ng 10 araw ang sino mang may reklamo sa mga nominee na idulog ito sa JBC. The applicants will be subjected to psychiatric and psychological examination. And subjected to interviews by the council. After the interviews, we will vote on those whom we will be sent to Malacañang for appointment. This is the short list, Justice. The short list. 5 boto mula sa 8-man JBC panel ang kailangan para masama sa short list na isusumite sa Pangulo. Pero sabi ni Hermosissima, kailangan pa nilang resolbahin ang issue kung sino ang dapat mamuno at mag-convene sa JBC kung makakasama sa nominasyon si Acting Chief Justice Antonio Carpio. Bilang Acting Chief Justice kasi, si Carpio ang dapat sanang mangasiwa sa JBC. That would rather be anomalous, no? You cannot be the presiding as the chairman and nominate yourself. Can the council require him to inhibit or the decision lies on him? It's up to him. There is a rumor which says that the next in line might be and is the it would be Justice Bersamin who might preside because automatically the first five among the first five senior justices of the Supreme Court might automatically be considered for the position. Si dating Senador Remes Aguisag wala raw nakikitang mali sa pagkakahirang kay Carpio bilang Acting Chief Justice at kahit siya pa ang magiging kapalit talaga ni Corona. Napakagandang gesture kung sasabihin ni Tony, much as I would like, ano, pero I don't want to add to the divisiveness, I want to add to reconciliation and harmony. If nominated, I will not accept. Why not appoint mo na someone as non-controversial as Bobby Abad, who's retiring in 2014? Isinusulong naman ng Transparency and Accountability Network na maging bukas sa media coverage ang pag-i-interview ng JBC sa mga kandidato sa pagkapunong maestrado. Sana rin daw mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makita ang grado o score na ibibigay ng JBC sa bawat nominado. Ipapwera sila na ilagay sa isulat, sa isang score sheet. Di maliwanag sa lahat
yung basis for their voting. And therefore, we can hold the JPC officials accountable. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Horas.